Well, alam ho natin na marami po nawala ng trabaho. Ang dami po mga profesyon na nawala ng trabaho. Ang dami po mga ordinaryong tao na nawala ng trabaho. Either nagsara po yung kanilang kumpanya or nagbawas talaga ng tao dahil wala naman pong kinikita yung kumpanya. Isa pong grupo ng mga musikero, miyembro po ng banda, ang nakaisip ng pamamaraan, dahil wala nga pong banda ngayon, walang tugtugan, walang restaurant, walang gimmickan, nakaisip po sila ng bagong gimmick nila. Isang grupo po sila na nawala ng trabaho ng mga musikero, miyembro ng banda, na ang trabaho nila doon ay tumutugtog sa mga bar, sa mga restaurant. Nakaisip po sila ng bagong gimmick para makasurvive at muling kumita ngayong panahon ng pandemya. Pumapatok na raw ito ngayon at tinatangkilik ang kanilang delivery service na may kasamang harana pa. Pag nagpa-deliver ka, ikaw ito haharanahan. Ngayon po, umaabot na sa 4 na po ang kanilang rider na pawa mga miyembro ng banda ang nagdi-deliver at naghaharana sa buong Metro Manila. Narito po ang aming exclusive report. Viral ngayon sa social media ang delivery service na Good Banda PH na may kakaibang gimmick at may kasamang harana ang kanilang serbisyo. Ang babaeng ito na sinurpresa sa kanyang kaarawan, maiyak-iyak matapos marinig ang madamdaming kanta. Ang mag-asawa namang ito, hindi mapigilang mapaindak ng haranahin ng kanilang team song sa kanilang anibersaryo. Maging si Lolo, napatayo at napasayaw dahil surprise ang regalo at harana sa kanya ring kaarawan. Ito ang ipinauso ng mga musikero o miyembro ng mga banda na nawala ng trabaho sa mga restaurant at bar dahil pa rin sa pandemya sa COVID-19. Bali kasi nung nag-pandemic, so nag-isip kami ng mga ways kung paano kami makakasurvive. Kasi wala, kumbaga umaasa kami sa daily na income since walang bars, di ba? So wala kami talagang kita. So instead na mag-antay kami ng ayuda ng gobyerno at kumbaga magngangawa, nag-isip kami ng mga ways na para ma-maximize namin yung talento namin, yung creativity namin. Aabot na sa mahigit 4 na po ang riders nila ngayon na mga miyembro ng iba't ibang banda sa Metro Manila. In-incorporate namin yung pagiging musicians pa rin namin, so nilagyan namin ng harana. So doon nabuo yung, ba't kaya hindi tayo magharana since mga musikero naman tayo. Aminado sila, hindi katulad ng kita nila noon sa pagbabanda, kadalasan kulang pa rin ang kita sa kanilang delivery service. Mabuti na raw ito kesa wala. Siyempre, nagsisimula pa lang kami. May mga araw na panalo, may mga araw na hindi ganun. Pero malinaw naman sa kanila yun kasi sinabi ko naman sa kanila na ano kasi tayo, komunidad tayo eh. Kailangan natin magtulungan. Dahil pumapatok na nga ang kanilang gimmick, pinaplano na nila itong gawing totoong negosyo. Meron na rin sila ngayong social media page para madali silang makontakt sa kanilang delivery service. Bagamat itinuturing ang mga musikero na non-essential, gusto raw nilang ipaalam na sa kabila ng pinagdadaan ng mundo, musika pa rin ang isa sa pinakamahalagang tugon o gamot, lalo na ngayong panahon ng krisis. Just thinking of you and away tonight. Yay! Thank you! Okay, kami ho naman dito, dito na lang ho kami. Hindi na mga pwede sa pa-music. Mahirap na. At baka biglang magsara yung delivery service namin. Anyway, bye!